Good day, guys. Alam niyo, umaga ako nagising kanina para panoorin yung laban ng Gilas versus Dominican Republic. Labis akong nalungkot kasi talagang nakita ko na minama ng mga Dominicans yung mga batang pambato natin. Pero mas nalungkot ako nung nabasa ko yung mga comments na binash, kinutya, pinahiya, minura at sinabi ng masasakit na salita yung mga bata natin. Kaya naman nasabi ko sa sarili ko kanina, grabe talaga yung mga tao sa tuwing nananalo ang Gilas. Proud Pinoy here ang binabandera nila sa social media. Samantala kapag natatalo naman, grabe-grabing panlalait at pangungutya ang lumalabas sa bibig naman nila. At dahil dyan, naalala ko yung kwento ng dalawang magkaibigang palaka. Talon sila ng talong, nundag sila ng dundag, at naglalaro sila. Hanggang sa hindi nila namalayan, nahulog sila sa isang malalim na parte ng kanal. Sinubukan nilang tumakas, sumigaw sila para sa tulong, tumalo, naglululundag, hanggang sa may mga dumating rin naman ng mga iba pang palaka. Ngunit sa halip na tulungan sila, sinabihan sila ng mga ito na sumuko na lang. Nasa lalim ba naman ng pinagkahulugan nila, hindi na sila makakasurvive, hindi na sila makakatakas. Yung isang palaka ay nawalan ng loob, kaya sumuko na lang siya hanggang sa namatay na lang siya. Pero yung isa, mas lalo siya nagpursige, tumalun siya ng tumalun, lumundag siya ng lumundag hanggang sa nakatakas siya. Tapos sa amot-saring mga congratulations at papuri ang natanggap niya mula sa mga nagmamasid na palaka, nagtaka-taka sila, paano mo nagawa yun, sabi nila. Hindi sumagot, basta ang sabi nilang salamat sa inyong lahat, yung mga body language na nakikita ko, sinusuportahan at chinichir niyo ako. Bingi naman pala yung palaka, kaya hindi narinig yung mga negatibong komento ng mga tao nagbabasid na huwag mo na ituloy yan, na mamamatay ka rin niya lang, hindi niya narinig yun. With that, guys, na-realize ko na sa buhay natin, napakaraming palaka. Mga palaka na walang ibang ginawa, undi ang mangutya at ibaba yung pagkatao natin. Sila yung mga nagsasabi na wala tayong mararating, na wala tayong patutunguhan, nasayang lang yung mga sakripisyo natin kaya huwag na nating pilitin. Gayahin natin yung binging palaka. Huwag natin silang pakinggan. Huwag natin silang pansinin. Maging bingi tayo sa mga pangungutya, pero maging open-minded naman tayo sa mga subjective criticisms. And then, pag nagtagumpay na tayo, sasabihin natin sa kanila, mga etyoser at etyoserong palaka ito. Bye, guys. God bless.